Nakiisa si Senator Ramon Vong Revilla Jr. sa mga Bicolano sa pagdiriwang ng ika-313 taon ng selebrasyon ng Peña Francia Fiesta sa Naga City. Ayon sa Senador, matagal na umanong deboto ng Our Lady of Peña Francia ang kanyang mga magulang at bata pa lamang ay sinasama na siya sa pagpunta sa Naga City upang makiisa sa taunang selebrasyon na ito ng mga Bicolano. Sa tindi ng mga pinagdaanan ko sa buhay, ang kasama ko sa kwarto, miski nung nasa loob ako ng krami, kasama ko sa kwarto ng ating mahal na ina. Meron akong cross at saka meron akong Our Lady of Peña Francia. And until now, nandun yun sa aking bahay na pinaghuhugutan ko ng lakas, ng tibay. Ako'y naniniwala sa blessing ng aking mahal na ina. At sa kanyang milagro, basta lahat ng pagsubok natin, kumbaga may dumarating sa bawat isa na pagsubok, lahat yan hindi bibigay sa atin kung hindi natin kaya. Basta dasal lang tayo, kapit tayo sa mahal na Panginoon, dasal tayo sa mahal na ina, at malalagpasan natin lahat ng pagsubok. Ayon pa sa Senador, pinananatili nila ang tradisyon na ito na pagiging deboto ng Our Lady of Peña Francia kahit pa hindi sila nakapunta nitong nagdaang pandemic. Actually, hindi lang ako nakapunta dito nung panahon ng pandemic. And yun talagang kasagsagan, ano? At saka nung 4 na taon, 6 na buwan ako nakulong. Pero it's been a tradition ng pamilya since bata pa ako. Sinimulan ng mami ko yan, kanyang panata na napagdalaw sa mahal na ina, Our Lady of Peña Francia. Miski nung nabubuhay pa si Secretary Robredo, kami pumapasaan pa. Kaya na-experience ko na yung matapak-tapakan yung paa kami lumalakad na nakatapak doon at pumapasan. Samantala naman, sinabi ni Senador Revilla na patuloy ang kanyang pag-iikot sa iba't ibang probinsya sa bansa upang magbigay ng tulong sa mga kapuspalad. Tuloy-tuloy ang pag-iikot natin sa iba't ibang parte nating bansa, yung pagbibigay ng AIX, no? Ito yung ayuda from DSWD. Tayo kasama ng DSWD, siyempre programa ng ating mahal na Pangulo na matingnan ang kalagayan ng ating mga kababayan from all over the country. Kaya iniikot ko yan, Luzon, Visayas at Mindanao, at tayo namamahagi mismo ng tulong at tinitingnan natin yung kalagayan nila. Kaya sa dami, binilang ko nga yung probinsya ko, yung nagawa ko sa isang buwan. Siguro naka almost 20 provinces. Hindi ko kalahin ba natapos ko yun ngayon, no? Sa buwan ng September. Kahapon nasa Cebu ako, Eastern Samar, Northern Samar, tapos yung Northern Samar, hindi na ako nakababa dahil sa manang panahon. Pero ganun pa man, sa lahat ng pinuntahan ko, kita ko maayos ang kalagayan ng ating mga kababayan. Although talaga syempre, iniinda yung presyo ng bigas, taas ng presyo ng gasolina. Kaya, pero sabi ko naman, ay ginagawa naman lahat ng ating mahal na Pangulo yung kanyang magagawa para maipsan ang yung mga problema na yan. Basta ang importante sa panahon ngayon, magkaisa tayo para sa bayan. Naghatid naman ang pasasalamat si Mayor Son Legacion ng Naga City sa pagbisita ng senador sa lungsod at sa mga ibinibigay nitong tulong. Okay po yung ating pagpapasalamat. Hindi naman po ito yung una na nagkaharap po kami, nagkasama. Kung matatandaan, noong nakaraang taon, nandito rin si Senator Bong Revilla at kasama din po tayo sa Marap, sa Malubong at nagantabay po sa kanya. Ganun din po yung ginagawa natin. Lalo't itong taon na ito ay may nadala po sa ating tulong, malaking bagay para sa lungsod ng Naga sa patuloy na pagpapaunlad po dito. Kaya appreciated po. Hindi lang ng inyong likod bilang punong lungsod ng Naga,
kung hindi ng buong Naga. Si Senator Revilla ay patuloy na maghahatid ng tulong hindi lamang sa lungsod ng Naga kundi pati na rin sa buong Pilipinas. Cecil Villarde, BHTV News.